Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Part 2, mga kaalaman sa unang libro ng mga hari o kings. Ito po ay mga tanong at mga sagot para may matutuhan tayo sa Biblia. Number 1, saan kinuha ni Solomon ang kaban ng tipan nung inilipat nila ito sa templo? Ang sagot, galing sa bayan ni David na siyang Zion. Number 2, sino ang mga nagbuhat ng kaban ng tipan ng Israel mula sa bayan ni David papunta sa templo? Ang sagot, lahat ng matatanda sa Israel at ng mga saserdote. Number 3, saan sinugo ni Hiram ang kaniyang mga bataan ng mga mangdaragat kasama ng mga bataan ni Solomon para kumuha ng 420 talento na ginto? Ang sagot, sa Ophir. Number 4, sino ang dumalaw kay Solomon para malaman kung totoong matalino siya at nagdala ng mga espesya at ginto para sa kanya? Ang sagot, ang reyna ng Seba. Number 5, ano ang nangyari kay Solomon nung siya ay matanda na? Ang sagot, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga diyos at hindi siya naging sakdal sa Panginoon tulad ng kaniyang ama. Number 6, ilan ang mga naging asawa at mga babae ni Solomon? Ang sagot, 700 asawa at 300 babae. Number 7, sinong mga diyos-diyosan ang ipinagtayo ni Solomon ng mga mataas na dako? Ang sagot, si Chemos at si Moloch. Number 8, dahil hindi sinunod ni Solomon ang mga utos ng Diyos, ano ang kaparusahan na ibinigay ng Diyos kay Solomon? Ang sagot, gawin ang kaharian sa magiging anak ni Solomon at ang matitira ay isang lipi lamang. Number 9, sino ang kaaway na itinayo ng Panginoon para kay Solomon na galing sa lahi ng hari sa Edom? Ang sagot, si Adad na Idumeo. Number 10, sino ang isa pang ibinangon na kaaway ni Solomon ng Panginoon na anak ni Eliada? Ang sagot, si Rezon. Number 11, sino itong binata na lalaki na matapang at masipag? At ipinagkatiwala ni Solomon sa kanya ang lahat ng gawain sa sangbahayan ni Jose? Ang sagot, si Jeroboam. Number 12, ano ang sinabi ni Propeta Ahias kay Jeroboam? Sinabi ng Panginoon kay Solomon na gawin ang kaharian ng Israel sa kanya at isa-isa na lang ang matitira sa lipi ng Israel at si Jeroboam ang maghahari sa 10 lipi ng Israel. 13. Dahil nalaman ni Solomon na si Jeroboam ang maghahari sa Jerusalem o sa Israel, sinubukan ni Solomon na patayin siya. Ano ang ginawa ni Jeroboam para hindi siya mapatay ni Solomon? Ang sagot, tumakas si Jeroboam at pumunta siya sa Ehipto. Number 14, ilang taon na naghari si Solomon sa Jerusalem sa buong Israel? Ang sagot, 40 taon. 15, nung mamatay na si Solomon, sino ang naging kapalit niya na naghari? Ang sagot, si Roboam na kanyang anak. 16, dahil hindi dininig ni Roboam ang kagustuhan ng mga bayan ng Israel, ano ang ginawa ng bayan ng Israel? Ang sagot, yumaon ang bayan ng Israel. Number 17, naging hari si Roboam sa anong mga sangbahayan? Ang sagot, sa Huda at sa Benjamin. 18, ano ang nangyari sa kamay ni Jeroboam nung iniunat niya ang kaniyang kamay sa isang lalaki ng Diyos na kumausap sa kanya? Ang sagot, natuyo ang kamay ni Jeroboam. Number 19, ano ang nangyari sa isang propeta na hindi sumunod sa utos ng Diyos na huwag makikain at makiinom? Ang sagot, pinatay siya ng isang leon sa daan. 20, anong mga kasamaan ang ginawa ni Jeroboam? Ang sagot, gumawa siya ng mga larawang binubo at pinabayaan ng Diyos. 21, ano ang nangyari sa anak ni Jeroboam? Ang sagot, namatay ang bata. 22. Pagkatapos mamatay ni Jeroboam, sino ang pumalit sa kaniyang
bilang hari? Ang sagot, si Nadab. 23. Sino ang nakakuha ng mga kalasag na ginto ni Solomon? Ang sagot, si Sisak na hari ng Ehipto. 24. Sino ang pumalit kay Roboam na hari ng Huda nung siya ay namatay na? Ang sagot, si Abiyam. 25. Nung mamatay na si Abiyam, sino ang pumalit sa kaniya bilang hari sa Huda? Ang sagot, si Asa. 26. Naging matuwid na hari si Asa sa Huda. At ano ang mga ginawa niya sa mga diyos-diyosa ng kanyang ina? Ang sagot, pinutol niya ang mga diyos-diyosa ng kanyang ina at sinunog niya sa Batis Cedron. Yun lamang po, sana po ay may natutuhan tayo.